Pinirmahan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Proclamation No. 475 upang sumailalim ang isla ng Boracay sa State of Calamity or 6 months rehabilitation program dahil sa waste mismanagement. Ano na ba ang nabago sa isla matapos ang 70 araw? Alamin dito sa Cabinet Report. Happy birthday! Hi, thank you. Thank you. Dito tayo. Ang pinakamahirap na pinag-umpisan ko talaga is the cleaning of the beach water. Drainage and sewage system were the problem. Dapat hindi magdumi dito kasi wala naman bumawagsak eh. Wala naman pumupunta ang waste dyan eh. Pero bakit cesspool pa rin dito? Yung mga hindi nagpa-connecta sa sewage line, gagawa na lang sila ng paraan nila, ilalabas na lang dyan, ipasok sa ilalim ng lupa, hindi mo makita yon. Beach mangrove forest po ito. So, na-occupy po siya ng ating mga kababayan. May nagtayo kasi dito ng mga boarding houses. Yung mga tauhan nila, dito lang nagbo-board. So makikita po natin yung mga palingkura nandito. Then direkta lang yan sa body of water natin. Paglabas ng tubig during low tide, pagbaba ng tubig, lahat ng dumi dito, dadalhin niya rin doon papunta sa may beach area. So ito yung isa sa mga una nating nilinis. Kasi these structures are considered as illegal structures kasi sakop pa po ito ng ating beach forest. Yan, makikita natin may mga kababayan tayo, mga ITAS doon. Kasama po yan sa Cast for Work. Ayan, tumutulong po sila sa paglilinis ng mga dumi. Kasama yan sa program ng ating DSWD tsaka Department of Labor. Nang habang yung close yung Boracay ay hindi naman talaga totally mawawala ng hanap buhay yung ating mga kababayan dito. Ito naman yung nasa kabila. Ito po yung bagong drainage. In-extend siya, that is over more than 1 kilometer yung layo po niya. Lagpas pa siya dun sa may coral reef. Ang dapat nating isipin na kapag yung drainage lang, dapat ang i-cater lang niya ay storm water and rain water. Hindi po untreated wastewater. Salinity, pH, and temperature. Temperature. Sige, and then you will explain to us each para maintindihan ng mga kababayan natin. Tapos yung 3,100 ppm. So pasado? 3,100. Pasado. Yung fecal coliform, sir, is yun yung dinadala natin sa laboratory for analysis. And 18 hours na incubation. Then after 18 hours, may result na tayo. Result. Dito lang sa Boracay, di ba? Dito lang. Po sige. Sa Boracay. So bukas, balikan natin dun sa kanilang laboratory. Alamin natin kung pasado dun sa fecal coliform. So ito po yung nakuha natin kahapon. At pasado sa standard ng SC, class SC. Okay. From south to north, pag landing mo dyan, this is the only road. And it is so congested. Dati 6 meters lang yan eh. So we put it into 9 meters. So maraming mga buildings na matamaan. Ngayon maluwag na, nakita naman ninyo, waiting to be concreted na lang by ano. Meron nandiyan na yung sewage sa sewage line nila diyan, saka yung dadaanan ng tao, pavement para yung mga tourist naman hindi na kailangan sumakay, maglakad lang yan eh. Ay wala kasi silang malakaran dito ngayon kasi occupied na ng mga transportation. Ano yung una naging reaction mo nung nagdesisyon si presidente na i-rehabilitate na nga at isara ang Boracay? Okay lang naman po, sir. Para naman sa kabutihan kasi ang inaano namin dito. Dahil dati, sir, grabe na, sobrang traffic na po kasi. Kaya kahit nag-close po, okay lang naman po. Kahit tiyaga-tiyaga lang muna, sir.
po, sa ginawa po ng ating mahal na Presidente, maganda po dahil ito nga, dahil nakita naman po ninyo siguro kung ano lang narating ng Boracay. So, sa ginawa ng ating mahal na Pangulo na maiayos, salamat po. Walang maiiwan, walang pinipili, mayaman o mahirap. Pag nag-violate ka, lalo na dito sa kalsada, talagang tatakyasin ang pinipili. Isang magandang ehemplo ito, hindi lang para sa Boracay, kundi para sa buong Pilipinas at sa iba pang mga tourist destinations.